Magpuri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng santinakpan. Magsiawit kayo at siya'y pagdangal, magpakailanman. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway laging sumain niyong lahat. At sumain niyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Nasa ikalawang linggo pa rin po tayo sa karaniwang panahon at araw ng Sabado, atin pong pinararangalan ang ating mahal na Birhing Maria. Ganon din, makiisa din po tayo sa pagdiriwang ng kapyastahan ng Katedral ng Arsidiocese ng Lipa na kung saan ay ating ipinagdiriwang si San Sebastian Martir. Nawa sa kanilang pamamagitan ang lahat ng ating mga daladalang kahilingan ay magkaroon ng katugunan sa pamamagitan din po ni Santo Padre Pio. Upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, ating aminin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako ay ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami magkamit kailanman ng kalusugan at kagalingan sa aming katawan at kalooban. Pakundangan sa pagdalangin ng laging berhing si Santa Mariang Mahal, kami naway mahangos sa hapis sa kasalukuyan at makinabang sa kaluwalhatiang walang katapusan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang simula ng ikalawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, na magbalik si David buhat sa matagumpay na pagdigmaan sa laban sa mga Amalisita, tumigil siya ng dalawang araw sa Siklag. Tatlong araw pagkamatay ni Saul, dumating buhat sa labanan ng isang lalaking punit ng kasuotan at puno ng alikabok ang ulo. Lumapit ito kay David at nagpatira pa bilang pagbibigay galang. "San ka nagbuhat?" tanong ni David. "Tumakas po ako sa hukbo ng Israel," tugon ng lalaki. "Bakit? Ano ba ang nangyari?" tanong ni David. "Napaurong po sa laban ang hukbo at maraming kawal ang napatay.
Napatay rin po ang mag-amang Saul at Jonathan, tugon ng lalaki. Winahak ni David ang kanyang kasuotan bilang tanda ng kalungkutan sa nangyari. Gayon din ang ginawa ng mga naroon. Dinagukan nila ang kanilang dibdib at sila'y nanangis. Nag-ayuno sila at nagluksa hanggang gabi, sapagkat si Saul ang anak nitong si Jonathan at ang iba pang lingkod ng Panginoon sa bansang Israel ay nasawi sa labanan. At sinabi ni David, karangalan ng Israel sa Burol ay niyurakan nang ang iyong mga lingkod ay masawi sa labanan. Si Saul at si Jonathan ay uliran na mag-ama. Sa buhay at kamatayan ay palaging magkasama. Bilis nila ay di hamak, mabilis pa sa agila. Mahigit pa kaysa leon ang lakas na taglay nila. Kayong mga anak ng Israel, ang babae magsitangis sa pagpanaw niyong Saul na inyong nagparamit na magandang kasuotan, mehiyas na nakakabit. Ang kawal ay masdan ninyo kung bumagsak sa labanan. Ganyan napansin sa Burol nang bumagsak si Jonathan. Dahilan sa pagpanaw mo, ngayon ako'y nagluluksa. Pagkat ikaw ay mahal ko at sa iyo'y humahanga, ang pag-ibig na ukol mo sa akin ay pambihira, mahigpit pa sa pag-ibig ng babaeng minumutya. Sa larangan ng labanay, nabuwal ang mga kawal. Ang sandatang taglay nila ay wala ng kabuluhan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, Poon kami yung iligtas at tanglawan ng iyong sinag. Poon kami yung iligtas at tanglawan ng iyong sinag. Pastol ng Israel, ikaw na nangunat umakay kay Jose na tulad sa kawan. Ikiling sa amin ang iyong pandinig, kami ay pakinggan. Mula sa trono mong may mga kerubin, kami ay tulungan. Ang iyong pag-ibig, iyong ipadama sa angkan ni Ephraim, Manases at Benjamin. Sa taglay mong lakas, kami ay iligtas, sa hirap ay tubusin. Poon kami iyong iligtas at tanglawan ng iyong sinag. Makapangyarihang Diyos, hanggang kailan ba patatagalin mo ang galit sa amin? Hanggang kailan pa diringgin mo kami sa aming dalangin? Masdan mo nga kami sa tuwi-tuwi na itinapay ng luha yaong kinakain. Luha ng hinagpis ang inihanda mo na aming inumin. Iyong binayaan na mga bansa sa aming paligid, kami ay bakahin. Iyong tinutulungan kaming pagtawanan ng kaaway namin. Poon kami yung iligtas at ang lawan ng iyong sinag. Magsitayo pong lahat. Alleluia. Sumainyo rin ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pag-uwi ni Jesus, muling nagkatipon ang napakaraming tao, anupat hindi man lamang makuhang kumain ni Jesus at ng kanyang mga alagad.
Nang mabalitaan ito ng kanyang mga kasambahay, sila'y pumaroon upang kaunin siya, sapagkat ang sabi ng mga tao, nasisiraan siya ng bait. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maligayang pagdating sa pambansang Dambana at parokya ni Santo Padre Pio. Meron pong isang doktor na napakagaling na doktor. Siya po ay nag-specialize sa iba't ibang bansa ng kanyang pagkadoktor. Kaya siya po'y hinahabol ng mga hospital. Maliban dito ay nag-graduate po siya sa isang prestigious na university, summa cum laude. Napakagaling na doktor at marami na po siyang in-specialize. Kaya kahit sinong direktor ng ospital ay hahabulin ang kanyang serbisyo, makuha lamang ang doktor na ito. Subalit, iniwanan ng doktor na ito ang karera ng pagiging doktor sa isang lungsod at pumunta sa lugar ng mga katutubo para doon i-practice ang kanyang pagiging doktor. Hindi siya naunawaan ng kanyang mga kamag-anak, maging ng kanyang mga colleagues, at sinabihan siyang nasisiraan siya ng bait. Sabi nga ng kanyang asawa, ano ang mapapala mo sa pagiging doktor ng mga katutubo? Samantalang ang ganda ng offer sa iyo ng mga ospital at hinahabol ka pa ng mga direktor. Ang sagot lang sa kanya ng kanyang asawa, doon ako masayang maglilingkod sa aking mga kababayan. Kahit wala akong makuhang material na bagay, doon ako maglilingkod. Isa pa pong kwento, isang napakagaling na artist na kung saan ay lahat ng kanyang mga obra ay pinagkakaguluhan. Umaabot ng 500,000 pesos, 800,000 pesos ang bawat obra na inilalagay sa mga patimpalakan ng mga arts. Subalit nang tawagin siya ng Panginoon para magpari, iniwanan ang pagiging artist at pumasok sa seminaryo. Ang lahat ng ito'y masasabi natin, wala sila sa wisyo. Sa dalawang kwentong ito, masasabi natin, siguro kung pamantayan ng mundo ang ating pagbabasehan, doon sa kumikita, doon sa kung ano ang makapagdadala sa karangyaan ng buhay. Subalit, para sa dalawang ito, ang gusto nila'y kakaiba. Kaya nga, sinasabihang, nasisiraan ka na ba ng bait? Nababaliw ka na ba? At bakit yan ang iyong pinili? Sa ating napakaiksing ebanghelyo, ito po'y dalawang talata lamang. Ano ho, nagaling po ito sa Marcos, Kabanata, Ikatatlo, Talatang 20 at 21. Ang katapusan ng ating ebanghelyo, sabi ng mga tao, nasisiraan siya ng bait.
dahil hindi na kumakain ang ating Panginoon kasama ang kanyang mga kaalagad para paglingkuran ang lumalapit sa kanila, lalong-lalo na sa ating Panginoon na nagpapagaling, nagtuturo. Kaya minarkahan silang, lalong-lalo na ang ating Panginoon, na nasisiraan ng bait. Sa ating unang pagbasa, marahil ito rin po ang itatawag kay David. Alam natin ang kwento ni David at ni Haring Saul. Si Saul po ang pinakaunang hari na itinalaga ni Samuel. Siya nilagyan ng langis sa kanyang ulo para hirangin bilang unang hari. Subalit, naging karibal niya si David, na kung saan ay gustong patayin ni Haring Saul si Haring David. Kaya ito ang naging dahilan kung bakit kailangan ni Haring David na pumunta sa bayan ng mga Pilistiyo na kanilang kalabang mga Israelita para lamang maiwasan ang conflict ni Haring Saul at ni David. At ang anak ni Saul na si Jonathan ay matalik na kaibigan ni Haring David. Subalit at that time ay nalagyan na ng langis si Haring David ni Samuel na siya ang susunod na hari ng Israel. Subalit hindi ito tiningnan ni Haring David dahil iginagalang niya si Saul. Kaya sa ating unang pagbasa ngayon, yung balita kay David na namatay si Saul at si Jonathan sa pakikipagdigma laban sa kanilang mga kalaban, anong ginawa ni Haring David? Winarak niya ang kanyang damit bilang pagdadalamhati sa iniidolo niyang hari na bagamat pinagtatangkaan ang kanyang buhay, ganun pa rin ang respeto na ibinibigay ni Haring David kay Haring Saul. Kaya nga sa kanyang awit, kung inyo pong pinakinggan ang ating unang pagbasa, napakaganda ng laman ng awit na iyon na pinupuri niya at binibigyan niya ng parangal si Haring Saul at ang kanyang anak na si Jonathan na matalik na kaibigan ni Haring David. Hindi po naging matagumpay ang panunungkulan ni Haring Saul dahil ito'y alam natin kung papaano, dahil hindi siya naging matapat sa Diyos at hindi niya ito naipasa sa kanyang pamilya ang kanyang paghahari. Subalit naging successful naman si Haring David dahil si Haring David, bagamat nagkaroon din po ng malaking kasalanan si Haring David, subalit sinamahan ng Panginoon si Haring David sa kanyang pagiging successful na hari. Masasabi natin sa ating unang pagbasa, nasisiraan din po ng bait si Haring David dahil sa halip nakalabanin si Haring Saul, dahil pinagtatangkaan ang kanyang buhay, inidulupan niya ito, binigyan ng karangalan sa kanyang pagiging hari. Ito yung pamantayan ng tao, ito ang pamantayan ng mundo, nakakaiba sa pamantayan ng Diyos at pamantayan ng espiritual na aspeto. Marahil para sa atin ay nawawala sa wisyo, nawawala ang isipan, nasisiraan ng bait ang isang tao pag kanilang sinusunod kung ano ang tawag sa kanila ng Diyos. Subalit para sa mga taong tumutugon sa ganito, ito ang kanilang buhay at ito ang kanilang susundin. Noong 1999, inilabas po ang aklat na pinamagatang Jesus Freaks. Ito'y istorya po ng mga martir na kung saan ay itinuturing ng mga freaks dahil sa pagsunod sa ating Panginoon. At ipinaliwanag doon kung bakit sila'y parang itinuturing ng mga baliw ng mundo dahil sa kanilang pag-aalay ng kanilang buhay. Isa po doon ang binigyan ng diin ay si Maximilian Kolbe, sa ostrich nung panahon ni
ng panahon ng pag-uusig sa mga Hudyo, na kung saan ay may isang tao doon na mayroong pamilya na naka-line up na po para patayin. Ano ang sabi ni Maximilian Kolbe na isang pari? Dahil sumisigaw ang lalaki, maawa po kayo. May mga anak ako at pamilya. Naghihintay sa akin ang aking pamilya. Ang ginawa ni Maximilian Kolbe ay nagpresenta. Pauwiin ang lalaking iyon na naka-line up para patayin at siya ang ipalit. Matatawag na baliw, matatawag na prick ang isang taong ganun. Subalit, inialay niya ang kanyang buhay in behalf sa family man na iyon at sa pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon. Ito rin po ang tinawag sa mga tao sa ating Panginoon. Dahil sa halip na atupagin ang pagkain, unahin ang pansarili, inuuna ng ating Panginoon kasama ang kanyang mga alagad para paglingkuran ang mga taong nangangailangan ng kanilang tulong. Marahil ang hamon sa atin ng ating Panginoon, sino ang susundin natin? Ano ang gagawin natin para tayo makapaglingkod sa ating kapwa? Amen. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Panginoon, narito kami ngayon, naghahandog ng aming alay. Dala namin ang alak at tinapay na bunga ng aming pagsisikap. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa kanyang pagkabirhen ay magpaging dapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan sapagkat siya ang Panginoong kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpala sa babaing lahat ang mahal na berhing totoong mapalad, na iyong piniling maging ina ng iyong anak. Noong isugo mo siya bilang aming Mesiyas, sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birhing Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo.
po sana, sana sa kaitaasan. Pinagpalang na parito sa ngala ng Panginoon. O sana, o sana sa kaitaasan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katauhan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin inyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis at muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gulitain, sa sarili ay inihain, bilang pagkait inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't maging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos, si San Jose ang kanyang banal na espuso, ang mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen.
sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang alam mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakari sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para lang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at liyadiya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkaluuban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumayin niyong lahat. At sumayin niyo rin. Magbigayan po tayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang.
Mga kapatid, na ito ang ating Panginoong Hesus, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayong inaanyayahan sa Kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Isa sa gawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog.
sa'yo. Ikaw ang tanging buhay ko. Panginoon, narito ako. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Birheng Maria at pagtulad namin sa Kanya ay magpagindapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kalooban mong kaligtasan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petrel, China, Mongheng Banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po binibiling kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at paspasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapagmagitan. Amen. Magsiupo po para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, kami po ay humihingi ng inyong kaunting oras at pakikiisa para sa pagsusulat ng inyong mga pangalan at ilang detalye sa ating Pilgrim's Information Record Books na makikita sa paligid ng ating mga simbahan. Ito po ay bahagi ng documentation program para sa pagpapalawig ng mga datos at turismong pangsimbahan at bilang alaala din ng inyong pagbisita sa pambansang Dambana. Para po sa ating mga balikbayan, OFW, at mga kasama niyong foreigners, doon po kayo magsusulat sa International Pilgrims Record Book. Gagabayan po kayo ng ating mga tagapaglingkod. Ikatlo, sa darating pong Martes, ay 23 ng buwan, ang araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Ang mga oras ng healing mass at healing liturgy na may paggagawad ng langis ay sa ganap na 9 ng umaga at 5 ng hapon. Kayo at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 9 ng umaga.
Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at ng mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos po ninyo ang inyong bendisyon sa iyong sambayanan na nasa iyong harapan ngayon, kasama ang kanilang mga gamit sa pananalangin na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Luubin mong tularan namin ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para na ang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na ang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Naihain na po ang banal na misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Humayo at ipayo. Kanyang pagkalingatba, isa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian.